Ito, alam ko to kasi nag-aspire ako maging ganito. No? Okay, sige. Trying hard to be like this. Familiar ba kayo sa tinatawag na travel blogger? Ito yung yahe ng biyahe. At pagkatapos, sinusulat niya sa isang blog ang mga karanasan niya sa bawat biyahe. Di ba ganun ang ginagawa ng mga tao sa Facebook ngayon? Parang ganun. Napakasarap maging travel blogger. No? Pero nandito ka naman lagi, so hindi mo pwede gawin yan. May nasumpungan po isang travel blogger, ang News 5. At alam niyo po ba ang game plan niya ngayong taon? Ay, ang sarap niya. Bumiyahe ng 100 days sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Magbabalita si Camille Abadicio. Naglalakbay, gumagala, kung saan-saan nagpupunta kahit wala namang kakilala. Ganyan ang buhay ng backpack traveler at vlogger na si James Betia, o mas kilalang Journeying James sa kanyang blog. Simula taong 2003, naglalakbay na siya sa iba't ibang probinsya at maging sa ibang bansa. At ngayong taon, naisipan niya na libutin ang Pilipinas sa loob ng 100 araw. Before kasi, nag-travel din ako sa Southeast Asia. Tapos, parang lahat na nakikita akong spot. Parang, meron din dito sa Pilipinas, mas maganda pa. Sabi ko, bakit ko pupuntahan yan? Mas maganda siya. Parang papaganda naman sa Pilipinas, di ba? Ang budget niya, 500 piso lang kada araw. Para makatipid, may baon siyang pagkain, nag-check-in sa mga lugar na mumurahin, o kaya naman ay nakikitulog lang siya sa mga komunidad na pinupuntahan. Sa El Nido, Palawan, mag-isa siyang tumira sa isang isla. Ang nagsilbi niyang tulugan, ang baon niyang duyan. Sa dami ng kanyang pinuntahan, sari-saring pambihirang pangyayari na rin ang kanyang nasaksihan. Gaya na lang ng pagre-rescue sa pawikang ito, na maya-maya lang ay nangitlog ng mahigit 20 itlog. Bukod sa pamamasyal, nakikipamuhay si James sa mga komunidad na pinupuntahan niya. I want my travels to be different, to be meaningful din. Kasi na-feel ko, or kahit in a short period of time, na nalaman ko how they live. Pinopromote ni James sa kanyang blog na Journeying James ang lahat ng magagandang lugar na kanyang napupuntahan, pati na rin ang di matatawarang mga karanasan. At di lang daw mga Pinoy ang nagbabasa ng kanyang blog, kundi pati mga dayuhan. Kaya't marami na rin nahikayat si James ng mga travel bloggers na ikutin din ang lahat ng 80 probinsya sa Pilipinas. Gusto ko rin ipakita na there's so much to see here, especially if you're Filipino. Mas maganda siguro kung unahin muna natin yung sarili natin. Tsaka mas naging nationalistic kami. Because of, dahil because sa traveling. Kasi ang dami mo nakikilalang tao, ang dami mo na-experience, nakikita mo yung magandang mga tanawin. Matapos naman isulat ni James ang libro tungkol sa 100 araw niyang pag-ikot sa bansa, di raw siya magsasawang balikan muli ang magagandang lugar sa bansa niyang kinalakhan. Camille Abadicio, News 5. Alam mo, off-cam po kasi nung mga kapatid, pinag-uusapan namin yung feature na yun. Kasi bilang mga journalist po, talaga umiikot din kami sa maraming lugar. Ano? Pero yun na nga, ang maganda sa ginagawa ni Journeying James, na-enjoy niya yung bawat pinupuntahan niya, meaning na-experience niya. Hindi lang enjoy na dahil maganda yung lugar, kundi na-experience niya yung mga buhay doon, lalo na nakipag-ano siya sa mga tao. Sa lamuha. No? Tayo kasi more of in and out. Eh, no? At bilang darating tourist tayo doon, tapos aalis din tayo. Tama. So nakakaingit yung trabaho niya. Okay, wala na akong masabi pa doon. Ikaw, di ka naiingit? Napakasarap na yun. Nasasarap nga. Kita mo naman yung mukha ko. Parang wow. Oh, anyway, speechless ka na lang bigla. Oo. Well, we can't afford that kasi we're working. Pero panoorin na lang natin. Okay, kaya bisitahin yung blog ni James para ma-enjoy natin. Kasi ang maganda doon, Pilipinas muna yung uunahin niyang libutin. Balang araw po, next year, gawin natin yan. Pwede naman eh. O ito, umulan man ang umaraw, good news man o bad.